Hello po, and good evening po sa inyong lahat. And yes, I'm Joel Valencia po, and ako po ay hardinero dito po sa Circa, and kasama ko po sila Tita. Yan po, siya po yung namamahala sa pinaka inaalagaan po naming mansion ni Tita. So yan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kim Last. Hello guys, magandang gabi po. Ako si Kim Last, sa movie po ng Circa, pinang po ako George. Kaibigan po ni Enchong, kung si Enchong po, medyo sa side siya ng lumang paggawa ng film, meron kaming isa pang kasama na nasa modern side. Ako naman po nasa gitna, na parang may mga dating paraan na gusto ko, pero gusto ko i-adjust para sa mga kabataan ngayon. Yun po. Ms. Jacqueline. Good evening po sa inyo. And your role? Ang role ko, yung namamahala. Si, Miding. Si Aling Miding. Miding na nag-aalaga ko daw niya ata. Meaning, dun siya nakatira, pinapaubaya sa akin ng mga anak niya, sila Gina and Marido, everyone. So basically, I am taking care of Tita Alice, si Doña Atang. Ako ang nag-aalaga kay Doña Atang. Miss Gina. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam namin, pagod na po tayo. From one restaurant to another. Ganyan. Pag siguro meron pa kayo pupuntahan after this. We take this pass. Ako po si Maria. Ang character name ko, Maria. Ako po ang bunso sa apat na magkakapatid. Ang bunso sa apat na magkakapatid. Hey, no. Na, sure, bunso. na nanirahan sa Amerika, left everything here. Supposed to be sa akin iniiwan yung buong production, but I didn't like it. So, umalis ako papunta Amerika. Little did I know na yung anak ko pala ang magkakaroon ng interest sa production, and siya yung gusto magpatuloy ng legacy na iniwan, na legacy ng lola niya. And of course, marami pang twists and turns and conflicts, yung mga ganyan. yun, mga confrontation scenes, marami. And it's just an honor to be included in this production, because, you know, sa yun pa lang, sa picture pa lang, you know, lahat nagugulat, ha, paano napagsama-sama yung mga ganyang klaseng mga artista. First class actors and actresses, sila yun. Award-winning yun. Sabi naman, well, it takes an Adolf Alex to do that. Yay! Sorry po, nagbubuhatan po kami ng sariling bangko para lang po maging exciting lang. Masaya lang tayo lahat dito. Wala si Uro eh. Si Uro ang mahilig magbuhat ng bangko. Yeah. Nadagdag ko rin yung plus yung mga maraming artistang dumalo sa birthday ni Doña Atang. Yes. Na winish niya kay Enchong na sa apo na gusto mo. Kaya, nakikita nyo. Ang laking pamilya. Ito, Eddie, nandiyon pa. Garcia. Marami pang iba. And now, Enchong as Michael. Good evening po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo. Kasama. Kanina umaga. Knowledge challenge. Ako po yung apo ni Doña Atang. At ako po yung kapatid. Younger brother. At saka, kung meron po akong pwedeng sabihin, siguro kinikilig ako internally na makatabi at makasama ng lahat ng malulupit na artista. And yun lang. Thank you, Direk. Okay. Direk Ricky as Ernesto.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Ernesto, ang kuya ni Enchong, nanay namin si Gina. Magkakapatid po kami. Ako yung parang black sheep ng pamilya. I'm very honored. Thank you, Direk Ado, for getting me in this project. Biruin nyo ang mga artistang nakasama ko dito. Eh, grabe. Yung listahan, ho. Mag-uumpisa tayo. Para. Broad call. Meryl Streep. Isabel Hooper. Jacqueline Jose. Gina Alahan. Luis Gallien. Elizabeth Oropesa. Ricky Davao. And of course, yeah. I think ang pinakamatanda nating artista ngayon, Rita Alice. And syempre, itong aking ano, younger brother. Okay, Direk, gusto mo bang magbigay muna ng idea kung ano yung Circa? Paano ito nabuo? Si Tita Alice po parating na kasi galing lang po siya Alabang Hills. Yung Circa po kasi, nung ginawa ko po yung nung 2008 yung Adela, naisip ko po na bigyan siya ng parang tatlong, sabi ko sa Antita, gawa po tayo ng parang tatlong pelikula na tumatalakay po sa industriya. Yung Adela po, nandun din po si Kuya Ricky. Kwento po siya ng isang dating radio star na nawalan ng trabaho. Tapos after po noon, 2011, ginawa naman po namin yung presa. Mga babae po silang nakakulong sa correctional. Si Tita Anita naman po ang role niya doon. Dati po siyang artista na nakulong. Tapos nag-aantay po siya ng clemency galing sa presidente dahil birthday ng presidente, magpapalaya daw po ng mga preso. So, nung time po na yun, 2011, sabi ko kay Tita Alice, Tita Alice, gawa pa tayo ng isa, ha? Kailangan lang natin maghanap ng tamang timing. So, yun nga po, yung kinuwento ko sa kanya yung Circa. Kasi, every time po na natatapos yung shoot in between, nagkukwento po siya ng mga experiences niya sa paggawa niya ng pelikula noong araw. Simula po nung kay Jerry De Leon, hanggang kay Direk Pino Broca, tapos dahil po nung nakatrabaho niya. Eh, sabi ko, Tita, maganda siyang gawing pelikula. So, doon po nag-umpisa yung kwento ng Circa. Tapos, nataon nga po na this year yung 100 years of Philippine Cinema. Tapos, nung pinresent po namin yung project sa Hong Kong Film Financing Group, ng Hong Kong Film Festival, nagkaroon po kami ng pagkakataon na makakuha ng grant. Kaya po, ginawa po namin yung pelikula. Tapos, isa-isa ko po silang dinapitan. Sabi ko po kung pwede po silang makasama ni Tita Anita. At napapasalamat nga po ako na lahat po sila ay pumayag na makasama dito sa pelikula bilang tribute na rin po kay Tita Anita. Because si Tita Anita po, if I'm not mistaken, now at 94 is the oldest working Filipino actor. And 6 years older lang po ang Philippine Cinema sa kanya. Okay, open na natin ang floor for the questions. June Nardo. Pang-unang, abita ko siya ng mic. Kay Direk Jane at kay Miss Jackie. Correct me if I'm wrong. Huli yung na-interest sa mga yung pelikula. Andrea. Hulaan mo. Ay, gano'n nakatay. Hulaan mo. Hindi kaya. Hindi, hulaan mo. Ayun, kasasagot na lang yung hindi ko. Hindi mo nasasabi yung pelikula. May pahulaan. So, ngayon, so, ano, Jack, Direk Gina. Friends kami ni Gina. Kaya nakikita kami. Off camera. Kahit off camera. Nag-uusap, nakikita. Kasi, parang kami pinagdaanan sa buhay.
Wala yun ba? Mark and may ano si Mark. May connect sila. Yan siyang tingin ko. Okay. Yes! Connect. May connect sila. Hindi. Konsert yung dalawa dito sa ano, sa pelikulang to. Yung tingnan ninyo, matalbogan ba kayong dalawa dito? Hindi. I cannot say that. I cannot say. Kasi, nararamdaman naman eh. Pero ako, ang masasabi ko lang, yung experience ko, I'm always on my toes. Kasi, ang mga eksena, lagi ka-eksena si Jane, si Jacqueline, ka-eksena si Oropesa, si Luis, and si Rini. So, Enchong, at time si Enchong. Hindi si Enchong kasama. Yung, dapat on your toes ka kasi alam mo na may ano, yung ka-eksena mo, alam niya kung ano yung gagawin niya eh. So, sa rehearsal pa lang, ako ha, sa sarili ko, nakikiramdam na ako yung bang gano'n. Nagkakamali ba sila sa linya nila? Memorize ba nila yung linya nila? Kasi pag nagkamali, pag medyo hindi memorize, medyo tao rin pala sila nagkakamali, di ba? Pero hindi eh. Hindi sila nagkakamali eh. Memorize yung mga linya. Kaya I'm on my toes. Ayokong ako maging dahilan ng take two. Ayokong ako ang dahilan. Ayokong mag-buckle. Ayokong makakalimot ng linya. Because professional yung mga ka-eksena ko. Yun. Yun ang dating sa akin. How about you, Jack? Sa akin, ano lang, parang before take na, daldalan kami daldalan eh. Yung 5, 4, alam mo, sigurad ko rin talaga. Puro, di ba? 1, at ikaw, anong gira? Ganon. So parang, automatic na. Automatic na. Tapos, hindi kami nagpapatalbogan kasi, ang pelikula eh, hindi pa pwede kang umangat o lumubog eh. Kasi kwentuhan lang eh, natural, normal na buhay ng pang-araw-araw na tao. Wala ako nakitang conflict masyado para mabigyan ng highlight o bigay lang. Sapat lang, ganun. So, ano to? Drama ba? Full drama? It's a family story. Yeah, I think you would just love the simplicity of the story and the simplicity of, you know, of everything, you know, how it is presented. Okay, si Mayor, make it about that.